Kailangan graceful ka habang gumagawa ka ng artwork mo, no? Dapat hindi ka natataranta, dapat may sistema yung table mo, nakaayos na maayos, no? At talagang hindi nila nakikita na halos parang hindi ka napapagod. Yung pinasali ka ng teacher mo doon sa isang poster making contest, pero wala ka naman ka-idea-idea kung paano gumawa at manalo dito. Kung gusto mong malaman yan, panoorin mo itong video na to. Okay, let's go! Okay guys, simulan na natin ang pagbibigay ng 5 tips kung paano manalo sa poster making contest. Ang tip number 1 is i-consider mo rin ang nakakarami, no? Kapag gagawa ka ng isang artwork, kailangan i-consider mo rin na dapat pag nakita ito ng mas nakakarami, magugustahan din nila, no? Alam ko may kanya-kanya tayong estilo, may kanya-kanya tayong type sa paggawa ng artwork, no? Pero tandaan mo, contest ito na kung saan ang titingin is judge as yung at yung nakakarami. Lalo na sa panahon ngayon na kung saan nagkakaroon ng online votation. Ito yung pinopost nila sa mga Facebook page nila, yung mga sumali, puntos na ikapapanalo mo, depende dun sa like or reaction na makukuha nila dun sa artwork mo. Mas maraming like, posible kang manalo, no? So kailangan hindi lang dun sa nagugustuhan pala ng judge yung artwork na gagawin mo. Dapat nagugustuhan din ng nakakarami. Okay, i-consider mo yan, tip number 1 na yan. Doon naman tayo sa ikalawa. Ang ikalawa is keep it simple, no? Mas simple, mas maganda kasi ganyang kabilis lang, no? Ganong kabilis lang, no? Parang ganong isang palakpak lang, no? Isang kapalakpak lang ang atensyon ng mga judge, no? Kapag lahat ng mga artwork nyo is nakalatag na, tinitignan nila yan isa-isa ng mabilis na mabilis, no? Kung hindi nila nakukuha yung atensyon at masyadong magulo ang yung artwork, walang sistema, eh talagang hindi nila papansinin yan, no? Pero kung ito ay may sistema at simple at masarap sa mata, mas malaki ang tsansa na ito ay manalo sa contest na gaganapin. Ang ikatlong tip natin is be graceful, no? Kailangan graceful ka habang gumagawa ka ng artwork mo, no? Dapat hindi ka natataranta, dapat may sistema yung table mo, nakaayos na maayos, no? At talagang hindi nila nakikita na halos parang hindi ka napapagod, no? Kasi kapag mayroong mga vacant time yung mga judges, papansin mo, umiikot yung mga yan, no? Kapag umiikot sila, nakikita nila ngayon kung paano ka gumagawa. At kapag nakita nila na ikaw ay natataranta habang gumagawa ng artwork, napakalaki ng chance na matandaan ka nila. Tandaan mo, kalimitan yung mga artwork na ginawa ng isang natataranta o ninenervyos na tao, kalimitan hindi yun nagwawagi kasi nakikita dun sa artwork na hindi siya natapos o kaya magulo, no? Kaya tandaan mo, laging dapat graceful ka habang gumagawa ka ng artwork. Okay? Let's go dun na sa pang-apat. Itong tip na to is napakahalaga nito kasi ito yung kalimitang nagiging dahilan kung bakit hindi ka nananalo, eh, no? Kasi ninenervyos ka nga, di ba? So, para maiwasan mo yan, lagi mong iisipin yung training mo, no? Isipin mo yung training mo kapag ninenervyos ka na. Isipin mo yung mga pinagdaan na mong hirap. Isipin mo yung mga techniques na minaster mo nung nagtitraining ka para dyan sa contest na yan. Isipin mo at gawin mo yon, no? Gawin mo siya at mamotivate ka dun sa training na yon. At siguradong-sigurado ako, hindi ka naninervyos, eh, no? Kasi kapag ninervyos ka, tandaan mo, hindi ka makakapag-focus dun sa gawa mo at posibleng hindi ka manalo. Ang tip number 5 is enjoy the moment, no? Enjoy mo yung moment, enjoy mo yung time, enjoy mo yung food, no? Enjoy mo yung pagkakataon na meron kang mga kasama dun sa competition. Oo nga pala, yung mga kasama mo dun sa competition, huwag mo i-consider na sila yung mga kalaban, no? Tandaan mo, sila ay mga nandoon na katulad mong artist na nag-i-enjoy din, no? Ini-enjoy nila yung moment na kanilang ginagawa, no? Pare-pareho kayong merong goal na manalo, pero hindi yun magiging dahilan para hindi nyo i-enjoy yung moment. Kailangan i-enjoy nyo to, no? Kasi hindi na maulit yung pagkakataon na kayo magkakasama-sama at maglalaban-laban sa isang pating pala na may kinalaman sa isang tema, no? So, dapat i-enjoy mo yung moment at lagi mong tatandaan kapag ikaw ay nag-i-enjoy, hindi ka na mapapagod habang ginagawa mo yung poster mo. Uy!
Okay, ini-enjoy ko lang to. Kamukha nga na sinabi ko, enjoy the moment. Ini-enjoy ko lang yung viewmaster natin dito, guys. Good luck sa sasalihan mong poster making contest at sana manalo ka, no? Pinapanalangin ko na sana manalo ka. Kung halimbawa, ikaw ay nabitin at gusto mo pang manood ng mga iba pang tips kung paano manalo sa isang poster making contest, marami pa akong tips dito sa aking channel at pwede mo siyang panoorin, no? Sana makatulong ito sa'yo. Okay, hanggang sa susunod. Paalam! Yun, no? Ganda!